So, what's up sa inyo mga paa? So, andito tayo ngayon ulit. Actually, kakagising ko pa lang, bigla ko lang naisipan na gawin to kasi nag-post ako dati nung quick fix nito ng gaming chair. Tapos may nag-comment dun kung paano naman daw maglinis ng PC. Napakadali lang naman gawin kung paano maglinis ng PC. Actually sa akin, hindi ko na siya masyadong nililinis na yung, di ba yung iba kasi sobrang, anong tawag dun, sobrang meticuloso ba yun? Parang pag nililinis nila yung gaming PC nila, binabrush pa nila ng lahat ng parts, talagang binabrush nila. So sobrang detailed yung paglinis nila. So sa akin naman, ginagawa kong mabilisan lang, madali lang. So ito, papakita ko sa inyo kung paano ba linisan ang isang gaming PC. Unang-una guys, ang kailangan natin ay brush. Ito medyo madumi na nga yung brush, di ba? Parang may mga black na. Ito yung ano, pag may mga medyo may mga duming hindi natatanggal, ito yung mga gagatagalin mo. Then, syempre, kailangan natin ng screwdriver. Actually, ang screwdriver, gagamitin lang naman natin to sa pagtanggal ng GPU. Kasi, di ba, yung parang base nun, naka-screw. So, yun lang yung use nito. And, syempre, ang pinaka-importante sa lahat ng gagamitin natin, hindi dapat siya mawawala kasi siya lang talaga yung main na panglinis ko. Ito! Actually, ito guys, 2-in-1 vacuum tsaka blower. So, ang pinaka-gagamitin ko lang talaga dito is yung blower. Ito yung binibenta sa Ace Hardware. Ito yung, di ba yung parang ano, pagdadaan kayo ng Ace Hardware, meron laging promodizer, tapos may dinidemo siyang ano, may dinidemo siyang vacuum. So, ito talaga yun. Ito yun. Worth 3,000 ata ito nung binili ko. Kaya ako binili yun, ang purpose niya lang talaga sa akin is panglinis ng gaming PC. So, madami itong laman, pero usually, basta ang ginagamit ko lang, blower lang. Yun lang. Mabilisan lang. Basically guys, ito lang talaga yung laman ng 2-in-1 vacuum and blower natin. Kapag dito mo kinabit sa harap, yung mga hose, vacuum siya. Vacuum yung purpose niya. Kapag gagawin mo naman siyang blower, tatanggalin mo lang muna to. Yan. Diyan mo ikakabit yung mga hose. Tapos, blower na siya. So, ganyan siya pag blower. Diba? Ganun lang kadali. So, ayan. Yung gaming PC natin. So, ang pinakauna muna natin gagawin, syempre, tatanggalin natin yung mga cable sa likod para wala na nakakonect sa kanya. And, pinaka-importante, bago nyo siya galawin, yung power. Tanggalin nyo yung power cable sa likod. So, ayan, na-disconnect ko na lahat ng cable. So, ang susunod naman, dahil sa kung ano-ano yung pinaglalagay ko dito sa loob, tatanggalin natin yung mga toys. Natanggal ko na lahat ng toys. Ito na lahat sila. So, yan na lahat ng toys. And ang susunod natin tatanggalin is itong GPU. So, yan. Natanggal ko na yung GPU, guys. Napakalaki niya. Diba? Guys, yan na lang yung laman ng PC natin ngayon. So, madali na siyang linisan. So, ang gagawin natin, ilalabas ko siya. Then, yun, mabilisan lang nalinis. Dito tayo ngayon sa labas. Medyo maingay kasi nasa terrace lang ako. By the way pala guys, ito, nilagay ko na yung parang sa ano, pang blower natin para meron ka rito. Ang una kong lilinisan, ito munang GPU. So ito yung unahin natin. Napakadali lang nito linisan. Ang ginagawa ko lang dito, pinuhold ko lang tong dalawang fan, tapos binoblow ko lang siya dyan para lahat ng dumi lalabas dito sa gilid. Yan, maano siya, mapapump siya palabas. Thank you.
ba yan? Napakadali lang, di ba? Kunting minutes ko lang na pinlower kasi napaka-konti lang nang lumalabas sa taas. Halos wala nga. So, napakalinis ang GPU natin. So, yun. Tapos na tayo dito. Lipat naman tayo dito sa mismong system unit natin. Madali lang naman din itong linisin kasi ganun nga yung ginagawa natin, di ba? Blower-blower lang. So, dahil may mesh to, may ganito. Tatanggalin natin yan and then ibablower natin siya tsaka ibabrush para matanggal yung mga ano, yung mga parang sumasabit na dumi dun sa mga ano niya, dun sa mga filters niya. Diba, nakaka-filter kasi yun ng mga dumi. Tapos naiipon. So, kapag madami na yung duming nakaharang dun sa filter na yun, nababawasan yung air na pumapasok dun sa case mo. So, nababawasan yung airflow sa loob ng case. Ayun, simulan na natin. So, kita nyo to guys. Sobrang barado na yung ano nyo, yung tatlong filter niya. So, sobrang dumi talaga. Ayun o. So, kita niyo yan guys, konting blower lang, tsaka konting brush, yan, wala na kagad siya. Sobrang linis niya na, tsaka clear na clear na. Then, next naman na i-clear natin, ito namang malaking filter na to. So, yan, punong-puno din siya ng dumi. So yan, napakalinis niya. Isang, parang ano, sobrang saglit na blower lang, tapos brush, tapos blower. Okay na kagad. So ang next na ngayon, ito namang, unahin muna natin yung mga fan, yung nasa gilid na fan. Ibabrush muna natin siya, tapos ibablower na natin. Guys, ayun na yung paglinis natin ng loob ng PC natin. Madali lang, di ba? Pag ilalagay ko na ulit yung mga tinanggal ko, and, babalik na tayo dun sa loob para ibalik na yung gaming PC natin sa dati. Whew! Napakainit dun sa labas, grabe. So ayun, nakabalik na nga tayo dito na ilapag ko na dun yung PC ulit. Inimuna ako kasi sobrang init talaga dun sa labas. Salamat nga pala sa Absolute. Sponsoring this video. Babalik ko na pa isa-isa kung ano yung
nila kung ano yung tinanggal ko sa loob. So guys, naalala ko lang, ipapakita ko nga pala sa inyo. Meron ako nitong ano, nilalagay ko sa ilalim ng GPU para hindi, para maiwasan natin yung GPU sag. So para hindi bumagsak yung GPU, meron ito. So ito. Diba? Ayan o. So ito guys, nilalagay ko lang talaga to dito para hindi bumagsak yung GPU. Pansin nyo. Bumabagsak siya, diba? Ayan guys, hindi na siya gumagalaw. Kahit na mapwersa siya ng konti pababa, hindi siya gumagalaw. Diba? Ayun dito yan. Napakalaking tulong yan guys, napakalaking tulong. Okay, balikan natin lahat ng toys. Isang Goku. Level 4 na Goku. Si Batmobile. Ginawa-gawa ko lang to, no, yung patungan niya. Tapos nilagyan ko ng logo ng Dark Knight. Sino ba? Sakuragi, mga nasa taas ng GPU natin. Tapos siyempre yung Ferrari natin na F1 kay Fernando Alonso ng 2015. Yan, hindi natin pwedeng kalimutan yan, yung wire ng GPU, kasi dyan nakaupo si Deadpool. Then si Okawa tsaka si Spider-Man. Ayan o, si Luffy. Then si Naruto. Tapos dito sa pinakailalim, si Guru tsaka si ano, Michi. Sa Fast and Furious na kotse. Fast and Furious 7 natin lumabas. Then si Sasuke. Ito. Millennium Falcon. Lagyan ko siya, nalalagyan dito para nasa top niya. Darth Vader, Star Wars. So dito yung mga Star Wars natin. Yung dalawang alalay na. So guys, nakompleto na natin yung nasa loob pala. So pwede natin siya. Hindi siya masyadong pita yun, know? Kasi nasa taas siya. Tapos white din. Ito. Yung last natin. Yun! Ano na siya? And yung remote natin sa mga ilaw-ilaw. Kapag nalagay na natin lahat ng pwedeng ilagay at ng dapat ilagay, ikakabit na natin yung mga wire na tinanggal natin sa likod. Hopefully wala tayong maging problem. So ayan guys, naikabit ko na lahat ng dapat naikabit. Try natin i-power on kung walang maging problem. Hopefully wala naging problem. Try na natin. So far okay naman. Naging okay naman siya. So far okay, wala pang naging problem. Ayan. Yun! So guys, wala tayong naging problem, nag-boot siya, dire-diretso. Try natin, ano, mag-browse lang tayo. So ayun na nga, no? Kakatapos lang natin maglinis ng ating PC. And hopefully may natutunan kayo sa kung paano maglinis ng PC ng mabilisan lang. Ulitin ko, no? Pag naglilinis ako ng PC, hindi ako yung sobrang meticuloso or sobrang thorough maglinis. So ang ginawa ko lang kanina is konting blower, konting brush, then konting blower ulit. So ganun lang. Yung iba, kung gusto nyo talaga ng totally sobrang linis ng PC ninyo, kailangan yung i-disassemble talaga. Pati yung mga fans, yung mga RAM, GPU fan, or kung meron kayong IO cooler or water cooling. So talagang tatanggalin nyo lahat yun. Pati ito, halimbawa itong power supply, tatanggalin nyo talaga lahat yan. Tapos i-brush nyo ng pa-konti-konti. So ako, dahil ayoko na ng ganun, hindi ko naman kailangan na soba-soba yung linis. So mabilisan lang. Tsaka napakalaking tulong na meron tayo ng blower na bilhin natin. And yung kahit yung maliit na brush lang. So,
Ako, very satisfied naman ako every time na naglilinis ako ng PC. Hindi naman siya ganun kadumi. Fans lang na intake. Yun lang yung talagang medyo nagkakaroon ng dust particles. Tsaka yung mga filter sa sarap. Hanggang doon na lang. Quick tips lang yun sa kung paano maglinis ng PC ng ganun kadali. Ganun kabilis. So, and kung meron pa kayong gustong ipagawa sa... Ano ba, may mga suggestion kayo, may mga request kayo, may mga tips, may mga gusto kayong ipa-review, i-comment nyo lang para may idea naman ako. Kasi ito, may nag-comment lang na, dun sa last video ko, may nag-comment lang na ipakita ko naman doon kung paano maglinis ng PC. So ayun, kaya nagawa ko tong video na to. So thank you, and hanggang doon na lang muna. Power! Power!